siya halos hindi kumakain. Isang linggo? Sabi po kasi ni Ma'am Lucy, huwag ko na daw po banggitin sa inyo eh. Gusto mong mamatay si Mamita? Sinasarili ko lang. Eh, hindi ko lang pinaalam sa'yo. Dahil ayokong mag-alala ka. Pero para sabihin mo sa akin na naggusto kong mamatay na lang siya, masakit yun ah. I'm sorry, hindi ko dapat sinabi ang lahat ng sinabi ko. Nabigla lang ako. Si Mamita, lagi na lang doon nakahiga sa kama. Nanghihina na kasi ayaw nga doon kumain. Ito ho, pinagluto ko si Mamita ng goto. Eh, galing po kay Ma'am Faray goto neto eh. Galing po kay Faray. Ewan ko po ba? Eh, gustong-gusto po talaga ni Ma'am Asun si Ma'am Para. Lagi ko sinasabi na bigay mo ang pagkain. Kaya, ubos lagi. Para? Eh, nandito ka na naman. Ano ginagawa niya dito? Para kay Mamita ba to, ha? Talagang ipagkakatiwala ninyo si Mamita dito sa babaeng to? Hindi pa ba tayo natututo? Nagpapauto pa rin tayo sa kanya? Hindi tatagal dito si Farah. Akong bahala. Mamita, una na po ako. Okay, mag-aalala. Babalik naman siya bukas. Okay. She'll stay for the night. Pero pababantayan kita kay Manang. Talaga? Nakamdaman niya? Yung kuryente? Kay Lucy ka lang nakamdaman niya. Wala na tayong spark. Bakit mo ba biglang tinatanong niya? Nag-spark ka na ba sa iba? Wala. Naalala ko lang. Tuwing magdidikit lang yung kamay natin, nagkakaroon tayo ng kuryente. Miss ko lang yung ganong klaseng pakiramdam. Eh, baka naman dahil matagal na tayong kasal at lagi pa tayong magkasama. Pero, hindi lang naman spark ang nabibigay ko sa'yo ngayon, di ba? Pasabong pa nga. Ha? Ito naman pa-inosente masyado. Yan din. Nagugulat din ako sa ganyang mga salita mo. Hindi lang ako sanay. Sige, meron pa akong gagawin. Nag-aayos lang ako. Naliligo muna ako. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Nakaalis naman na si Farah, di ba? Nasabihan mo na siyang huwag nang babalik dito? Huwag mo naiintindihan yan. Nag-aayos muna ako. Good morning, Manam Biring. Manam Biring, uwi ka lang ba? Si Ma'am Para, nasa loob, hindi pinauwi. Ha? Si Ma'am Para? Baka imposible. Pahirapan na naman niya tayo dito. Oo nga. Ano na naman makukuha ko sa'yo kung lulokohin kita? Si Ma'am Para, Bruhilda nga. Hila, alam ba ni Sir Darius yan? Pahirapan na naman tayo dito. Eh, si Sir Darius nga ang may desisyon eh. Pumayad siya, pero pinababantayan sa akin. Kaya ikaw, Isaac, ha? Huwag mong masabi-sabi kay Ma'am Lucy at secret pa raw yan. Ako nga, pinag-stay, pero itatago. Delicates tayo niyan. Eh, ganun na nga. Basta itikom mo yung bibig mo at mainit pa si Ma'am Lucy kay Ma'am Para. Galit na galit yun at kaya hindi niya kailangan malaman na hindi pinauwi si Ma'am Para. Oh, gulo to. Kakaiba rito si Sir Darius eh. Buburahin ko na lang sa isip ko para kunwari, wala akong alam at hindi ako madamay. Naku, Manang Biring. Malaking good luck sa'yo. Dahil kasabwat ka ni Sir, ay ka na naman. Makabalusin kita dito eh. Malis ka na nga sa harapan ko. Good luck, Manang Biring. Mamangasar ka pa ha. Ligwasan kita dyan eh. Ang weird talaga ni Darius kagabi na eh. Una nga yung spark-spark na yan. Tapos ngayon feeling ko may hindi siya sinasabi sa akin. Eh dapat kasi hindi mo hinayaan si Darius kay Lucy kagabi. Dapat nagbantay ka. Eh, kasi nga nararamdaman kong umiikot na mga mata ko. Mahahalata na nila yung pagiging Farah ko kapag nagtagal pa ako doon. Tsaka na eh, confident naman ako na hindi maniniwala si Darius kay Lucy.
Sige, nanay. Tawagan ko na lang kay mamaya. Sisilipin ko lang yung matanda. Siya, sige. Ano ba yan? Iyak na iyak si Ma'am Asun. Ano na kaya gagawin ko? Walang biring, basta mag-text ka lang kapag may problema si Mamita. At itatry ko talaga na dumadalaw-dalaw dito. Nandito ka pa? Kumaya kasi si Dario sa mag-stay ako dito para magbantay kay Mamita kagabi. Baka sinungaling mo naman. Para-paraan ka rin para mag-stay dito. Ma'am, pumayag po talaga si Sir Darius na matulog siya dito kagabi. E binilin pa nga po siya sa akin ni Sir Darius eh. So hindi sinabi sa'yo ni Darius? Pinaikot mo na naman ang asawa ko. Hindi papayag yun kung wala kang ginawa sa kanya. Ay, Ma'am! Ulis! Dito, nagkakalbuhin na talaga kita! Ay, Ma'am! Jose! Jose! Para! Ano naman to? Iyak ka sa makain. Nambuhi-buhisit eh! Tinitrigger niya ako! Para, ano naman nangyari? Jose, eh, wala naman po talagang problema eh. Eh, nag-aala lang po si Ma'am para kay Ma'am Asun kasi umiiyak po sa pag-alis niya. Ma'am Lucy lang po kasi ang nauna na nabuhot. Lucy? Totoo ba to? Hoy, di sige ako na. Pagtulungan niyo ako, sumama ka pa sa kanila. Iniisip ko lang naman si Mamita. Kayo, ikaw, kayo lang naman ang naiisip ko. Pero bakit parang ako yung lumalabas na masama kapag meron akong pinupuna o sinisita? Masama ba na magpahalaga ako sa pamilya ko? Yeah, sorry na. Paalisin mo na kasi siya. Alis na. Kamusta yung amo mo ba? Mag-away ba sila? Work na work ako dito, Manang Biring. Marites na marites. Parang nangangamusta lang eh. Nakaka-atake kaya sa puso ko si Ma'am Lucy. Parang tigre. Abay, muntik na lumakin si Ma'am Para. Eh kasi may history na yan. Kaya madaling matirigre yung mga boss natin. Don't you worry. Kayang-kaya ni Ma'am Para ang sarili niya. Eh, yun din ang akala ko. Pero, hindi lumaban si Ma'am Para. Eh, di ba? Isa siyang totoong bruha. Pero kanina, hindi. Nagpaubaya siya kay Ma'am Lucy. At umalis siya ng kusa. Eh, buti na lang dumating si Sir Darius. Kundi kalbo yun. Eh, kasi naman, hindi masisi si Ma'am Lucy. Pag napuno ang salot, sabi nga nila, ganun kabait, parang bulkan yung sumabog. Yarun ako! Parang may kakaiba talaga kay Ma'am Lucy. Parang hindi normal. Parang may Celtic. Alam mo yon, ha? Kaya si Ma'am Asun, eh ang mas gusto niya mag-alaga sa kanya eh, si Ma'am Para eh. O di ba nakakaloka yung pagbabago? Lucy! Lucy, halika, mag-usap nga tayo. Bakit? Pagagalitan mo ako? Hindi, alam ko, stress ka. Pero huwag mo naman sana aawahin si Farah. Akala ko ba, gets mo kung bakit ko ginawa yun? Darius, ipapahamak tayo ni Farah kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Okay, at pag na-stroke si Mita, paano gagawin natin? Please, be considerate naman. Isipin mo yung mga tao. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Bakit ikaw, nung nagsinungaling ka sa akin tungkol kay Farah, naisip mo ba ako? Okay. Kaya nag-sorry ako, di ba?
Hindi ko sinabi sa'yo yun dahil ayoko na ng gulo. Lalo ang gulo eh! Wala nang mabuting dinala yung Farah na yan dito! I don't think so. Alam mo, iba ngayon ang nangyayari kay Mita. Ang laking tulong na nagagawa ni Farah ever since dumarating siya, binadalo niya kay Mita. Maganda ang pag-aalaga na yun kay Mita. Pero yun din naman ang ginagawa ko ah! Inaalagaan ko rin naman si Mamita! Yun ha, hindi ko rin maintindihan kung bakit pinapaboran ni Mamita si Farah over you. Doc? Yes, po. Pwede ko ba kayong makausap? Sandali, meron lang ako tatawang na importante. Mukhang natakot lang si Mamita sa assessment ninyo. Meron lang ako itatanong. Yes, of course. Pwede naman po dahil kayo naman po ang guardian niya ngayon. Salamat, Doc. Sige, sige. Ano po yung concern natin? This is a real problem. Mm-hmm. You see, Doc, si Mamita, meron siyang favorite person. Okay. Ngayon yung taong yun, ayaw na ayaw niya nang makita. Mm-hmm. Sa mga galit na galit siya doon. Mm-hmm. I don't know. Now, meron naman siyang taong gustong-gusto niyang makasama. Okay. Itong taong ito ay napakalaki ng kanyang atraso rito. Mm-hmm. Alaki ng atraso niya kay Mamita, but I don't understand. Bago pa siya nagkaroon ng stroke, galit na galit sa mga Mamita dito. Pero now, it's the direct opposite. Mm-hmm. Is that possible, Doc? Pwede bang ma-alter ang utak ng isang tao just because nagkaroon siya ng stroke, nagkaroon siya ng stress? Yes, it is possible po na magkaroon ng changes sa kanyang emotions and behavior dahil na rin po sa stroke and dahil na rin po sa impact nito sa kanyang brain. That's why nagkakaroon po ng changes po dun sa mga kinukwento niya. Kaya rin po siya nagiging irritable. Babalik ba siya sa dati, Doc? Makaka-recover ba siya? I can run some assessments and further tests para po ma-check po natin. And I also suggest for her to undergo psychotherapy and physical therapy. Kahit na ano gagawin po namin, basta gumaling lang si Mamita. Yes, Doc. So, I'll give you a list ng mga dapat niyang kainin to improve her condition. And also, please use positive psychology sa kanya. Ano po yan, Doc? No negativity, dapat positivity lang po ang nakikita ni Miss Azon. So, yung taong tinutukoy niyo na napatawad na niya, if she makes her feel comfortable and safe, hayaan niyo po muna siyang magbantay sa kanya. Sa ngayon po, mas okay po na mas ipakita natin kay Miss Azon yung happiness lang to condition her mind and kanyang brain po para po sa kanyang kagalingan. Let's make sure na wala po siyang stressors. Hindi ko naman maintindihan kung bakit gusto ni Mamita na alagaan siya ni Farah. Hindi ko naman mabigay yung gusto niya. Pero sir, mawalang galang na po. Mm-hmm. Eh mukhang gusto po talaga ni Mama Son si Ma'am Farah ang mag-alaga sa kanya. Eh wala pong kahirap-hirap kapag po si Ma'am Farah ang nag-aasikaso sa kanya eh. Eh paano kung halimbawa ang nagbaliktad naman ang iisip niya, nagbago na naman yung timpla niya, gumaling siya, eh nalagaan din naman siya ni Ma'am Lucy. Babe, sundin na lang natin yung sinabi ng doktor. Lalayo na lang ako kay Mamita para hindi na siya ma-stress. Kung ganon, kukuha na talaga tayong nurse or caregiver. Hindi na. Dahil baka hindi makasundo ni Mamita. Doon tayo sa siguradong okay sa kanya. Lahat naman tayo gustong maging okay si Mamita. Kaya ibigay na natin yung hiling niya. Ayoko na rin mag-problema ka, babe. Si? Sigurado ka? Nagbago lang yung panlabas ng anwa, pero yung panloob talagang
ganun pa rin eh, no? Asarin mo pa para lumabas yung dragon, para lumabas yung true colors niya. I can't wait dumating ang time makita ni Darius yung totoo. Bro, ayaw ko na masyadong i-provoke si Para. Bruha ka talaga. Eh, ba't ayaw mo? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita kong si Darius na pinoprotektahan niya si Farah. Ayun. O, di kung ayaw mo, huwag ka nang pumunta. Si Aling Biring. Hello, Aling Biring? Ano nangyari kay Mamita? Okay lang ba siya? Paano ba siya? Sigurado po kayo? Usap nga tayo. Bago ka mag-feeling at mag-isip ng kung ano-ano, i-FYI lang kita. Ako ang dahilan kung bakit nandito ka, kaya pwede kitang palayasin kung kailan ko gusto. Doon ka nagkamali, Farah. Ngayon na pinapasok mo na ako, hindi mo na ako mapapalabas. Nung ako si Lucy, lahat sila minahal ako. Lahat ginawa ko para mahalin ako. At gagawin ko ulit yun bilang Farah. Katawan ko lang ang nakuha mo sa akin. Pero hindi ang puso ko. Babawiin ko ang asawa ko. At babalikan niya ako gamit ang katawan mo. At pagsisisihan mo tong araw. Love! Andiyan na pala si Farah. Anong ginagawa niyo dyan sa labas? Sinalubong ko lang siya para ayusin namin yung gusot namin from the other day. Sinabihan ko na rin siya na dito nga siya magsistay sa bahay ni Mamita. Okay, that's good. Oo naman, babe. Tara na, Farah. Dito ka titira sa bahay ni Mamita, sa guest room. Para malapit ka sa kanya kung meron man siyang kailangan. Para hindi ka pwedeng magpunta sa kabilang bahay at all times. Manang, babantayan mo pa rin sila, ha? And since si Mamita ang nag-request sa'yo, I just wish na lahat ng mga pangangailangan niya ay intindihin mo na lang siya. Hindi pa rin ako komportable. Malapitan mo ang aking pamilya, si Lucy at si Jessica. Iintindihan mo naman siguro. Hindi ba, Farah? Traumatized pa rin kasi yung anak ko dun sa ginawa mo sa kanya. Iintindihan ko naman yun. And as promised, aalagaan ko si Mamita hanggang gumaling siya. Thank you for your understanding, love. Eh, kahit na ano, basta para kay Mamita. Kung si Farah mas kailangan niya ngayon, okay lang yun, di ba? Pasensya ka na kung galit na galit ako kay Farah noong una, ha? Pero na-realize ko na tama kayo ni Mamita. Dapat bigyan natin siya ng chance. Lalo na kung siya palang sabot para mas mapabilis yung pagaling ni Mamita. Sana nga lang magbago na talaga siya
Nothing to worry about, love. Papantayan natin siya. Isang pagkakamali lang, and she's out. Siyempre, susuportahan kita. Kahit di ko naiintindihan. Hindi ka pa rin ba convinced? Sa bagay, may tama ka rin dyan. Kasi marami namang taong mukhang tupa. Pero sa totoo lang, loko-loko. Isang sugat lang yan. Gusto mo bang i-kiss ko? Alam niyo rin po yung secret medicine ni Mami? Ano nangyari? Naabutan ko si Jessica! Umiiyak! Kasama niya si Farah. Ano nangyari yun? Nasa kabila siya. Mismo! Pumunta pa talaga siya dito. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ng Tita Farah mo? Ang sabi ni Jessica, tinulak mo daw siya. Hindi totoo yan. So ano yung totoo? Sinungaling yung bata. Anong turo ng mami mo kapag alam mong may mali sa story na alam mo? Eh, napanood ko nga sa balita na uso na naman ang kidnapping. Mas lalo sa mga bata kasi madaling bitbitin. Jessica! Mami! 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 Jessica!